So ngayon guys, ang i-share ko sa inyo ay about sa lupa. Ritual ito guys, para sa lupa. Guys, napakaraming ritual ang pwede mong gawin sa lupa. So halimbawa guys, yung ritual na pag manggagayuma ka or ikaw ay mangkukulang. Guys, welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lamang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga video. So ngayon guys, ay pampaswerte para kayo ay yumaman. Ngayon guys, ang i-share ko sa inyo ay pampaswerte na naman dahil lagi tayong nag-share ng mga pampaswerte. So guys, tong pampaswerte na to ay napakabisa nito dahil mayayaman mismo ang pagkukunan natin ito. Guys, kapag kumuha kayo ng bagay na ito sa kanilang bakuran o sa kanilang tahanan, ay suswertehin ka din tulad ng nangyayari sa kanila. So guys, ito ay maganda niyong gawin kapag Tuesday o kaya ay Friday. Pero kahit anong araw ay mapunta kayo doon sa bahay ng mayayaman o sa lugar ng mayayaman, ay pwede niyo na itong kunin kahit anong araw. Pero ang pag-ritual nito ay tuwing Tuesday o kaya ay Friday lamang. So, kailangan guys ay papasikat ang araw kapag niritualan niyo ito. At sa may silangan kayo nakaharap kapag nagri-ritual ng mga ganitong pampaswerte. Guys, ito ay napaka-effective at napakagandang gawin niyo ito ngayong papasok na 2020 para pagpasok na 2020, yung kasaganahang mararanasan na ng pagkukunan mo nito ay mararanasan mo din. So ito guys ay napakabisa nito kaya ito ay i-share ko sa inyo. So bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna dun sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong pampaswerte, i-skip mo na lang ang video na to at humanap ka ng video na gusto mo. So ngayon guys, ang i-share ko sa inyo ay about sa lupa. Ritual ito guys, para sa lupa. Guys, napakaraming ritual ang pwede mong gawin sa lupa. So, halimbawa guys, yung ritual na pag manggagayuma ka or ikaw ay mangkukulang. Pero hindi yun yung isishare ko sa inyo. Pero isasama ko lang ng konti. Kasi guys, kapag ikaw ay mangkukulang o kaya ay manggagayuma ka, pinagtitirikan ng kandila na gagamitin mo ay yung lupa niyan ay galing sementeryo. So, kaya guys, yung mga nangkukulam at mga nanggagayuma, effective yung kanilang mga ginagawa dahil galing pang sementeryo yung lupa na ginagamit nila dyan. So, guys, ang isishare ko sa inyo ay pampaswerte. Kaya lupa na kukunin nyo ay galing sa mayayaman. Dahil yung ang lupa na galing dyan sa sementeryo ay nakakagayuma, nakakaakit ng mga pag-ibig niyan. Guys, itong i-share ko sa inyo ay lupa na galing sa mayayaman. Guys, kayo ba ay nakakapunta sa lugar ng mayayaman? Yung tulad guys ng bahay nila ay sobrang gaganda, parang mga mansion na kumpara dun sa mga bahay-bahay natin o bahay-bahay nyo guys. Kung kayo ay nakakapunta dyan, ay guys, kumuha kayo ng lupa sa bakuran nila. So guys, alam naman natin na may mga bakod-bakod yan. So pwede na yung nasa harapan lang ng bakuran nila. As least yun ay sakop pa rin ng kanilang lupa. Lupa pa rin nila yon. Kaya lang doon ka sa harapan kukuha ng lupa nila. So guys, kapag gagawin mo to ay maganda kung walang makakakita sa iyo para hindi makontra yung iyong gagawing ritual. So kahit anong araw ay pwede kang kumuha ng lupa dun sa lugar ng mayayaman. So pwede ka rin naman kumuha guys sa kapitbahay mo na mayayaman. Pwede ka rin kumuha dyan. Hindi kalakihan yung bahay nila tulad ng mansion. Diba guys, ang mansion ay sobrang lalaki. Kung ikaw ay may kakilala na tingin mo ay talagang mayaman, nakakaangat sa kanilang pamumuhay, yung maganda ang kanilang mga negosyo, maganda yung kanilang pamumuhay, ay guys, kumuha ka dyan ng lupa nila. So kahit konti lang, kumuha ka dyan ng lupa nila. Guys, kapag nakakuha ka na ng lupa dyan, ay ilagay mo
ngayon sa inyong harapan, sa inyong front door, guys. Maglagay ka ng isang paso doon at lagyan mo ng halaman na maswerte. Doon mo itanim yung halaman na maswerte. To guys, yung lupang nakuha mo ay ilalagay mo ngayon sa paso. So ilagay mo siya sa paso at taniman mo yung paso ng halaman na maswerte para yung maswerteng lupa at maswerteng halaman na yon ay magbibigay sa iyo ng limpak-limpak na salapi. So guys, napakaganda nito na gawin mo ngayon para pagpasok ng bagong taon at yung swerteng mararanasan nila ay maranasan mo din ito. Guys, ito ay napaka-effective at napakaganda nito na gawin nyo para kayo ay umasenso din sa inyong pamumuhay. Pero guys, tandaan nyo, kailangan nyo dito ng sipag at tiyaga para umasenso din kayo talaga. Hindi yung iaasa nyo lang sa mga ritual-ritual buhay nyo, guys. So guys, kung meron na kayo nito, may ritual tayong gagawin dito. Kapag nakakuha na kayo ng lupa doon sa mayamang lugar o sa mayamang bahay o sa mayamang kapitbahay nyo, kapag nakakuha na kayo ng lupa dyan, Tuesday o kaya Friday ay riritualan nyo ito. Pwedeng Tuesday, pwedeng Friday. Basta papasikat ang araw kapag ito ay inyong ginawa. So guys, ilagay nyo siya sa isang paso at kapag nalagay nyo na siya doon, kahit guys hindi puno yung makuha nyo, kahit hindi sobrang dami, basta mailagay nyo siya sa isang paso at matamnan nyo ng halaman na maswerte. So ito ay ilalagay nyo doon sa may silangan at riritualan nyo doon. Lahat ng kahilingan mo ay sasabihin mo doon sa lupa na yon. Na lahat ng gusto mo, guys, lahat ng kahilingan na ihihiling mo dito ay huwag mong lalagyan ng sana. So guys, ito ay napaka-effective. Gawin nyo ito dahil wala namang mawawala sa inyo kung inyong susubukan. Dahil meron tayong kakilala na ginawa yan at ito ay ishinare sa atin niya. So, napakaganda niya na gawin ngayong papasok ang 2020. So, kumuha ka ng lupa kahit anong araw. Basta makakuha ka ng lupa dun sa lugar ng mayayaman. Tapos, ilagay mo sa paso Tuesday o kaya ay Friday. Ay riritualan mo to, tapos saka mo itatanim dito yung halaman na maswerte. So guys, napakarami ang halaman na maswerte. So mag-research na lang kayo ng mga halaman na maswerte. May ilan akong sasabihin dito guys, yung bamboo tree, or kaya yung mga money tree, or yung mga jade plant, yung mga ganun guys, maswerte yan sa pera. Pang-akit yan ng mga swerte, yung mga halaman na yan. Kapag meron ka niyan, ay talagang suswertihin ka. So, itanim mo siya doon sa lupa na nakuha mo, doon sa mayayaman. At yung nararanasan nga na swerte ng kinunan mo niyang lupa na yan, ay mararanasan mo din. So, makakaahon ka sa kahirapan na nararanasan mo. Dahil kung anong nararanasan nila, ay siyang mararanasan mo na din. Kapag ito ay ginawa mo, guys. So, guys, ito ay riritualan nyo ng Tuesday at Friday. Kailangan ay 6:30 hanggang alas 8 ng umaga ay nakapag-ritual na kayo dito sa lupa na to, guys. Guys, halimbawa, itong lupa na to ay nakuha nyo ng Linggo. So, hintayin nyo mag-Tuesday bago nyo taniman. Bago kayo mag-ritual. Kasi Tuesday at Friday lang ito niriritualan. Para tumalag talaga yung swerte sa inyo. Dahil ang Tuesday at Friday ay pinaniniwalaan ng mga manggagamot, mga mangkukulam na pinakamabisang araw na pwede silang manggamot o pwede silang mangkulam. Kaya guys, yan ay mabisang araw din para gumawa ka ng pampaswerte. So guys, kapag nalagay mo na yung halaman dyan, naritualan mo na, ito ay ilagay nyo sa inyong front door o kaya ay sa loob ng bahay nyo, sa center table nyo, or sa gilid ng pinto, sa gilid ng mga pintuan nyo, o kaya sa may hagdanan nyo, pwede nyo siyang ilagay doon. So guys, laging yung tandaan na ang video na to ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin kung ano mang suliranin ang meron tayo. Kung ano mang pampaswerte ang ginagawa natin, siya ang magbibigay nito sa atin. Siya ang magbibigay ng swerte sa atin. So guys, laging yung tandaan, samahan ng sipag at tiyaga ang lahat ng pampaswerteng ginagawa. Walang swerteng darating kung ito ay hihintayin mo lang at mauupo ka lang sa isang tabi. Kailangan gumawa ka ng paraan para ikaw ay swertehin. So guys, ito ay gabay lamang. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!